Good morning mga ginigiliw naming tagapakinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayong mag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Sumapit na naman ang ating morning devotional po mga kapatid. Muli si Brother Neil ang inyong lingkod sa programang Tinapay ng Buhay. Muli tayong magsasama-sama sa pagkainan upang kumain ng tinapay ng buhay kasama ang ating dakilang Panginoon. Kumusta po mga kapatid ang ating buong magdamag ng ating pansamantalang pagpapahinga? Nawa tayo'y nagkaroon ng makalangit na panaginip. Sa umagang ito mga kapatid, ang ating topic ay may pinamagatang The Giving of Rewards. Ayan, lahat ng ating paghihirap ay talaga namang mayroong pagpapala. May reward sa dulo. Ano po mga kapatid? Kahit saan man larangan ng sports, pang aspeto ng buhay, talagang sa dulo ay kapag may tiyaga, may dilaga. Ano po? Ngunit mga kapatid, bago tayo mag-umpisa sa ating programa ay humiling muna tayo ng isang gabay sa ating dakilang lumikha sa pamamagitan ng isang panalangin. Dakila at mapagpalang Diyos sa umagang ito, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa panibagong dugtong ng buhay na aming tinanggap mula sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala sa umagang ito. Muli kaming ginising upang mag-aral ng iyong banal salita. Salamat sa pribilehiyong pinagkaloob mo at sa pagkakataong ito, tinataas namin ang iyong pangalan. Panginoon, bago kami mag-aral ng iyong banal na salita, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Nataas namin ang iyong wonderful name. Sa umagang ito, Panginoon, hinihiling namin ang gabay ng banal na espiritu. Sumaamin, pakalinisin kami, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat na mensahero ng iyong salita, Panginoon. Sa pagkain namin ng tinapay ng buhay sa umagang ito, pagpalain nawa kami, Panginoon, gayon din ang mga taong nakikinig. Gamitin silang instrumento sa pagpapakalat ng iyong pabalita. Maging kalakasan namin ang inyong banal na salita sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kapatawaran sa aming mga pagkukulang pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, napag-aralan natin ng ating mga nakaraang topic ay yung sa langit ay talagang mayroong aklat, ano po, na nakatala yung ating lahat ng mga ginagawa, ano po, na book of records, ano, yung aklat ng talaan at nandun yung aklat ng buhay, book of remembrance at yung book that records the sin of men. At syempre, yung mga pinatawad lamang talaga ang makakapasok doon sa pintuan ng langit. Ano po? Lahat ng ating mga ginagawa ay naka-record at doon talaga tayo babasihan. Ano po doon pagbabasihan? Yung ating kung tayo pinatawad o hindi. Kung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, kung tayo nagbagong buhay, lumakad tayo sa liwanag kasama siya at tayo ginagampanan natin yung ating gawain bilang isang Kristiyanong mananampalataya. Ano po, naging light tayo, syempre, meron tayong pagpapala na ibibigay sa atin
sa kahit anong larangan man ng palakasan, mga kapatid, ay talagang mayroong reward kung tayo nagtagumpay. Ganun din, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon ay kung tayo may tiyaga, may hilaga, ano, magtiis hanggang sa wakas ay siyang mga maligtas. Yan naman talaga ang nais ng ating Panginoon na makasama tayo sa langit. Siya ng mahal ng pangitaya, ano po ang ating ginagawa? Nakasip tayo ng liwanag. Ano ang ating ginagawa sa liwanag na yon? Tayo ba'y gumagawa sa kukurin? Mga kapatid, yan ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Nabanggit natin noong karaan, napag-aralan natin, mga kapatid, sa 1 John 1:9, talaga ang Panginoon ay ini-invite tayo na tayo mag-confess ng ating mga pagkakasala. Sabi dyan, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan. Wipe out, mga kapatid, parang nagsulat lang tayo sa tubig o sa buhangin. Ano, ganon ang ating Panginoon. Siya'y mapagpatawad, mga kapatid. Hindi pinagpapaanmanhin ng ating Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan, kundi pinapakita niya ang ating mga ating pagsisisi at pananampalataya, at sa paghingi natin niya ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan, itataas niya, mga kapatid, ang kanyang mga nasugatang kamay sa harap ng ating Ama at mga banal na anghel. Siya po yung ating mediator, ang ating attorney. Sasabihin niya, I know them by name. Kilala ko sila. I have graven them on my palm, on my hands. Kilala ko sila. At kanilang pangalan, inukit ko sila sa mga palad ng ating aking mga kamay. Diba, mga kapatid, ang mga palad natin at ang ating Panginoon, ang Panginoong Hesus ang ating tagapamagitan, at siya ay magtatanggol sa atin sa araw ng paghukom. Ano? Judgment. Ang gawaing masiyasat na paghukom, mga kapatid, o yung tinatawag na investigative judgment, ano po? At ang pagpawi ng mga kasalanan ay tatapusin bago pumarito ng ikalawa ang ating Panginoong Hesus. Ano po, pagdating po dito ay reward na lamang yung ating tatanggapin. Tapos na, verdict na lang, mga kapatid, sapagkat ang mga patay ay hahatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ay hindi mangyayari na mapawi ang mga kasalanan ng mga tao hanggang sa matapos ang paghukom na sa panahong ito'y sisaya sa atin, mga kapatid, ang kanilang mga kaso. Datapat malinaw na pinapahayag ni Apostol Pedro na ang mga kasalanan ng mga mananampalataya ay papawiin. Ano po, mga kapatid? Papawiin. Sabi dyan, nung ang mga alagad ay talagang nagpapakalat ng pabalita, si Pedro ay nag-sermon in the middle of the crowd. Ang sabi dyan sa Acts 3:19-21, ating basahin kung tayo may mga banal na kasulatan ay ating buklatin, mga kapatid. Ang sabi dyan, repent therefore and be converted that your sin may be blotted out, so that the times of refreshing may come from the presence of the Lord, and that He may send, sino, mga kapatid? Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration all things which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. Mga kapatid, ano, sabi ni Apostol Pedro, kung magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon at kanyang susuguin, sino? Ang ating Panginoon Jesus. Pagkatapos ng masiyasat na paghuhukom ay paparito si Kristo at dadalhin niya, ano, mga kapatid, anong dadalhin ng ating Panginoon? Siyempre, ang gantimpala ng bawat tao ayon sa kanyang gawa. Yan, kaya nga nabanggit din sa aklat ngayon, talagang ang
magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. No. Mga kapatid, ang bayan ng Israel niligtas through tribulation. Ano, mga kapatid? Through the wilderness, hindi from the wilderness. Kahit tayo naghihirap sa panahon ito, may mga pagsubok, ay magtiyaga lang tayo. Ano, bibigyan tayo ng comfort ng ating Panginoon kahit nasa gitna ng kahirapan. Huwag tayo mag-alala, nandyan ang ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Sabi dyan, sa Mateo 16:27, sapagkat ang anak ng tao ay paparitong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel. Ano po, thousands and thousands of angels sa laksa. At kung magkagayoy, bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ano? So, magsalin ay kanyang gagantihan. Sa atin ng ating Panginoon. Sumasagisag ng paglilingkod, mga kapatid. Kapag nagawa ng punong saserdote ang pagtubos sa Israel, ano po? Yung at ay lumabas siya sa pinagpala ang buong kapulungan. Yung tapos na yung service ng priest, ano po? Gayun din naman ang ating Panginoong Jesucristo, which is siya yung ating high priest, magpakailanman siya yung ating mediator sa Diyos Ama. Pagkatapos ng gawain niyang pamamagitan ay maghahayag siya. Anong ihahayag niya, mga kapatid? Hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas, sabi sa Hebreo 9:28. mga kapatid, basahin natin. Ay gayon din naman si Kristo na ihahandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakita na hiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas na mga nagsisipag hintay sa kanya. Ayun, mga kapatid, ihiwalay ang trigo sa ipa. Ano po? Hiwalay ang tupa sa kambing. Ano, mga kapatid, ang mabuti sa masama, at alam natin ang reward ng bawat isa. Ano, mga kapatid, tayo'y magkakamit ng putong ng buhay, ang buhay na walang hanggan. Sabi, upang pagpalain, no, yung reward, sabi dyan sa Hebreo 9:28, upang pagpalain ng buhay na walang hanggan ang kanya mga taong nagsisipaghintay. Ano po? At kung ipahayag ng saserdote, ano, mga kapatid, pinapahayag ng saserdote ang kasalanang inalis sa sanctuary sa ulo ng kambing, which yung sa scapegoat po, kung babasahin natin sa Leviticus 16:22. Ano po, mga kapatid? Ang sabi dyan, the goat shall bear on itself all their iniquities to an inhabited land, and he shall release the goat in the wilderness. Ano, mga kapatid? Kung paano pinahayag ng saserdote ang kasalanang inalis sa santuaryo sa ulo ng kambing na pawalan, gayon din ilalagay ng ating Panginoong Hesukristo ang lahat ng mga kasalanan ito sa ulo ni Satanas. Ano po, mga kapatid? Na siyang pasimuno at tagapag-udyok ng kasalanan. Siya yung the great accuser, the great instigator, si Satanas, mga kapatid. Ang kambing na may dalang lahat ng kasalanan ng Israel ay pawawalan sa isang lupaing hindi tinatahanan. Ano po? Wala na, void. Ano, mga kapatid? Ito yung napag-aralan natin noong nakaraan sa Kingdom Boys. Tinalaki ito ng ating mga kaibigan, ano, ni Brother Jay at ni Brother Dante, na pagdating ng ating Panginoon, tayo papasaalapap, ano po, at magbabakasyon tayo doon ng 1,000 taon, 1,000 years. Ano, si Satanas ay dito maiwan sa lupa, ano, siya'y pawawalan sa loob ng 1,000 years, mga kapatid. Gayun din naman si Satanas, dala ang lahat ng kasalanan, kung paano ginawa dun sa scapegoat sa wilderness, mga kapatid. Gayun din si Satanas, dala ang lahat ng mga kasalanan dahil sa kanyang pinagkasala ng bayan ng Diyos, ay kukulungin sa loob ng 1,000 taon sa lupa na magiging wasak at wala ng tao, at sa wakas ay daranasin niya ang buong kabayaran ng kasalanan sa apoy
na siyang pupuksa sa lahat ng masama. Sa gayoy ang dakilang panukala ng pagtubos sa sangkatauhan ay matutupad kung matapos ang kasalanan at maganap na ang pagliligtas sa lahat ng handang tumalikod sa kasamaan. Ayan mga kapatid, muli, tumatawag ang ating Panginoon, kumakatok sa ating puso mga kapatid, ating pagbuksan ang ating Panginoong Hesus. Ano ang ating tugon sa kanyang paanyaya mga kapatid? Napaaganda ng ating morning devotional sa umagang ito mga kapatid. Sa lahat ng paghihirap natin, huwag tayo mag-alala sapagkat sa dulo mga kapatid, kung tayo magtiyaga, tayo may nilaga at meron tayong reward na matatanggap sa ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, ang magtiyaga ano po ay siyang maliligtas, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas mga kapatid. Maganda ang sulat. Basahin natin tong sulat sa Great Controversy mga kapatid. Ang sabi diyan, at the time appointed for the judgment, the close of the 2,300 days prophecy in 1844, mga kapatid, began the work of investigation and blotting out of sins. All who have ever taken upon themselves the name of Christ must pass its searching scrutiny. Both the living and the dead are to be judged out of those things which were written in the books according to the works, mga kapatid. Sa panahong tinakda sa paghukom, ano po, sa katapusan ng 2,300 days noong 1844, ay pasimula ang gawain ng pagsisiyasat at pagpawi sa mga kasalanan. Ang lahat ng tumanggap sa kanilang sarili ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ano po, within, nasa kamay, ano po, hearts and mind, ay dapat dumaan sa masuring pagsisiyasat. Ang nabubuhay at ang mga nabubuhay at ang mga patay ay kapwa-hatulan ayon sa mga bagay na nasa sulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ayan mga kapatid, doon tayo i-judge mga kapatid. Sa lahat ng gawain, sa lahat ng larangan ng sports, talagang merong reward. Ano po mga kapatid, yun din ang sabi ni Pablo, race ang Kristiyanong pamumuhay, talagang parang takbuhin. At sa dulo ay magkakamit tayo ng crown mga kapatid. Ayan si 2 Timothy 4:8, buhat ngayon ay natataan sa aking mga putong nakatwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Mga kapatid, muli tayong ini-invite ng ating Panginoon kung ano paano nawala ang dakilang Eden. Ano po ma? I-restore niya mga kapatid ang iyon kasama kayo at ako doon sa halaman ng sa paraiso kasama ang ating Panginoon. Tayo'y magtiyaga lamang, sundin natin siya. Papasukin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating puso. Patuloy siyang kumakatok mga kapatid. Sa umagang ito, nawa tayo mga kapatid ay masumpungang gumagawa sa bukirin ng ating Panginoon. Iyan lang po ang ating maikling morning devotional mga kapatid. Sa dulo ay ibibigay sa atin ang ating reward mga kapatid. Magtiyaga lamang tayo, huwag tayo mag-alala, kasama natin ang ating Panginoong Hesus sa ating Kristiyanong pamumuhay. Sa bago tayo magpaalam mga kapatid sa
programang ito, tayo humuling muna at magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming maraming salamat Panginoon sa tinapay ng buhay na aming kinain sa umagang ito. Salamat at kami na busog, Panginoon, pinasasalamatan din namin ang magandang mensaheng ito. Nadalangin namin, lalong-lalo na sa aming mga listeners, gamitin silang instrumento, channels of blessings sa pagpakalat ng iyong pabalita. Muli namin pinasasalamatan ka, Panginoon, sa umaging ito, sa panibagong luktong ng buhay na ginawad mo sa amin. Masumpungan nawa kaming gumagawa sa iyong bukirin. Sa umaga ito, dinadalangin namin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan, ang aming mga kasama sa trabaho na nakakaranas ng panlulupaypay, problema, patuloy silang bigyan ng comfort, Panginoon. Samahan sila sa kanilang pag-iisa. Bigyan sila ng kapayapaan. Pagalingin sila, Panginoon, sa kanilang pagkakasakit, pang-pisikal, pang-pinansyal, lalong-lalong na, Panginoon, ang pang-spiritual. Kayo lamang, Panginoon, ang aming tagapagligtas, ang number one physician. Pagpalain nawa ang bawat isa at masumpungang matuwid sa harap ng ating Panginoon. Kasama siya. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang aming tinatanggap sa pang-araw-araw. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa mga pagsubok na aming nararanasan, mga aming na-experience, na patuloy kaming tumitibay sa tulong niyo, Panginoon, pinatatag ang aming mga pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat at lalong-lalo na sa kapatawaran sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin sa maikling oras ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Morning devotional. Patuloy po tayong sumubaybay. Ano po, yung pong ating mga listeners, hinihiling po natin na i-share po natin ito. Ito po'y free na ating tinanggap sa ating Panginoon. Free rin natin ipamahagi. Walang bayad, mga kapatid. Kayo'y kabahagi namin sa ministry ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-share nito, mga kapatid. Huwag tayong mahiya, ipasigawan natin yung pangalan ng ating Panginoon Jesus. Ayan. Muli kaming, pansamantala kami nagpapaalam itong programa ng Deacons Department, Tinapay ng Buhay. Pagpalain nawa ang bawat isa, yung ating mga kaibigan dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan man kayo naroon, ay binabati namin kayo ng good morning. Happy midweek, mga kapatid. October 20, 2021. Kumusta dyan sa gitnang silangan? Bueno family, Bihante family, at lahat ng ating mga kaibigan dyan, dyan sa Jubil, sa Jeddah, sa Riyadh, at yung aking pamilya dyan sa Batangas. Maraming maraming salamat, mga kapatid. Bahagi po natin, i-share natin ang salita ng ating Panginoon. May God bless us all.